Jeremiah chapter number 3. Jeremiah chapter number 3. Buksan natin ang Bible sa Jeremiah chapter 3 at basahin natin ang verse 23. Jeremiah chapter 3, verse number 23. The Bible says, "Truly in vain is salvation hoped for from the hills and from the multitude of the mountains. Truly in the Lord our God is the salvation of Israel." So kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, tunay na walang kabuluhan ang pag-asa na inaasahan mula sa Burol. Tama ba yung pronunciation nun? Burol? Hill? Hills? At mula sa karamihan ng mga bundok, tunay na sa Panginoon nating Diyos ay ang ating ang kaligtasan ng Israel. And so, nagreklamo ang Diyos sa kanyang propeta na si Jeremiah dahil ginagaya ng Juda, yung lungsod ni Jeremiah, ginagaya ng Juda ang pagkakamali ng Israel, yung Northern Kingdom. Tingnan mo ang verse number 6. Look at verse number 6. Jeremiah chapter 3. Verse number 6, God is dealing with Jeremiah concerning the country of Judah imitating, following after the idolatrous practice of Israel. Look at chapter 3, verse number 6. "The Lord said also unto me, in the days of Josiah the king, hast thou seen that which backsliding Israel hath done?" Nakita mo ba kung ano yung mga backslidings ng Israel? "She is gone up upon every high mountain, and under every high mountain, under every green tree, and there hath played the harlot." So God introduces the idea that idolatry and immorality go together. They are together. Sinful practices in the high mountains and in the every green tree, these are trees dedicated to idolatrous worship. These were pagan practices. These are not the practice of the children of God. The children of God, they do not worship idols. They do not worship with man's instrumentations. God's people worship God in spirit and in truth. Kaya hindi po natin ginagamit yung mga rebulto, mga gawa ng kamay ng tao, dahil ang Diyos ay Espiritu at lahat ng sumasamba sa Kanya ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. And so, natuklasan ng Juda, yung kaharian sa Timog, na gayahin ang pagkakamali ng kaharian sa Silangan, yung Northern Kingdom. Eh sila, gumagamit sila ng idols, gumagamit sila ng mga ritual. At napakasama ng mga ritual nila. Inaalay nila ang kanilang anak sa altar para sunugin yung mga sanggol. And yun lang. Tapos inaalay nila yung katawan nila sa kalaswaan. It's a very bad idolatrous practice and they were following it, and God was rebuking Judah through the prophet Jeremiah and warning them that Babylon is on his way to destroy Jerusalem, because Jerusalem would not repent, would not take heed to the prophet Jeremiah. And when you look at verse 23, it says, "Truly in vain is salvation hoped for from the hills and from the multitude of mountains." So tandaan natin, no? Kung umaasa ka sa mga burol. Okay, iba yung burol. So yung hill, ano yon? Burol. Okay, yung mabilis yon, burol. Pag burol, hindi mabilis, no? Anyway, pag umaasa ka sa burol or sa mga bundok, ibig sabihin, umaasa ka sa mga Diyos-Diyosan. Umaasa ka sa tradisyon na iligtas ka. Pero tingnan mo ang sinabi ng Bible, truly in vain. In vain. Anong ibig sabihin ng in vain? Walang kabuluhan.
umaasa ka ng tulong sa mga bagay na walang kabuluhan para bigyan ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, umaasa ka sa mga bundok. Pero hindi ka umaasa sa mga sa gumawa ng bundok na yan. So ang tingin ng mata ng tao ay sa mataas na bundok. Pero kailangan medyo angatin mo pa yung paniningin mo sa Diyos na naglikha ng bundok na yan. Doon ka, huwag kang umasa sa bundok. Umasa ka sa Diyos na naglikha ng bundok na yan. Do you see that? Truly in vain is salvation hoped for from the hills and from the multitude of mountains. So if you are hoping for salvation through the hills or through the mountains, you are hoping in vain. Walang kabuluhan yung pag-asa na yan. Umaasa ako sa ritual, umaasa ako sa mga Diyos-Diyosan. Natulungan nila ako. Walang kabuluhan. It is in vain, sabi ng Bible. No? So, ano yung mga bundok na inaasahan ng tao para sa kaligtasan? Una sa lahat, yung bundok, alam mo, ang bundok ay likas. No? Ano yung nature sa Tagalog? Ngayon si Nanay, nanonood si Nanay. Alam ni Nanay yung nature sa Tagalog. Kalikasan, no? Nature. Ang kalikasan, pag nakakita ka ng bundok, natural yon, nandun na yon before yung mga lungsod, yung mga syudad, yung mga highway, before na nagawa yung mga highway na yun, nandyan na yung bundok na yan. For example. So, ginamit ng Panginoon ang larawan ng bundok kasi likas o kalikasan, parte ng kalikasan ng bundok, ganito rin ang ugali at isip ng tao na umaasa sa mga walang kabuluhang bagay para sa kanilang kaligtasan. Kung baga parang bundok na sa kanilang buhay ang kanilang inaasahan. Likas sa tao na magtiwala sa kanyang sarili. Likas sa tao na magtiwala sa iba't ibang mga bagay para sa kanyang kaligtasan. Tingnan mo, halimbawa, ang bundok ng relihiyon. Ritual o mga tradisyon. Alam mo ba ang Diyos natin ay hindi robot? Kung marunong kang manalangin, kausapin mo lang ang Diyos. Parang kinakausap mo ang iyong ama. Hindi ho maganda sa pakinggan ang robot. Yung mga walang kabuluhan na pag-repeat, repetition. Hindi ho yan impress ang Diyos pag robot ang kausap niya. So may mga tao talaga, naniniwala sila. Ito ang tinuro sa amin, ito ang reliyon namin. Kaya kami, para na lang robot, ginagawa na lang namin ito, walang kabuluhan. It doesn't save. Isang bundok yon, bundok ng reliyon. Maraming mga religious na mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Did you know that? Marahil, nabuhay sila, tinuruan sila. Pero kung tanungin mo, meron ka bang relasyon sa Panginoon? O baka yung relasyon mo lang hanggang reliyon lang? Ritual lamang. Hindi ho kailangan ng Diyos yung ritual. Ang kailangan niya, ang gusto ng Diyos, relationship. Ano yung relationship? Ayan yung kasama mo ang Diyos sa buhay mo araw-araw. Kinakausap mo siya, parang kinakausap mo yung iyong tatay o yung ama. Meron kang relationship sa Panginoon. Na paano ka papasok sa relationship? Paano ka papasok sa relationship? Paano mo siya pwedeng tawaging ama? Sa pamamagitan ng anak na si Jesucristo. You see that? So kung tunay na ikaw ay sumampalataya kay Kristo, hindi pinapasok sa puso mo yung relihiyon. Pinapasok sa puso mo yung relationship. Ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ang Diyos ang iyong magiging ama. Ngayon, pwede mo siyang lapitan na parang humihingi ka kung paano humihingi ang bata sa kanyang ama. Ganun yon. It is exactly like that. The mountain of religion. How many people look to the mountain of religion?
That's a natural tendency in the heart of man to believe in ritual and tradition for salvation. God is not a robot. God will not receive that. He is looking for a personal relationship through Jesus Christ. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang tinatanggap ng Diyos. Eh, meron pang bundok, mga bundok ng mabubuting gawa at pagtiwala sa sarili. Malaking hadlang sa kaligtasan, yung umaasa ka sa sarili mo. Alam mo, maganda na hindi ka umaasa sa ibang tao. That's a good thing. Maging independent, maganda yon. Pero pangit yung hindi ka umaasa sa Diyos. Kapag ang inaasahan mo yung sarili mo, ikaw ang nagiging Diyos ng iyong buhay. Do you see that? Do you understand that? Ang tao po ay likas na idolater. Likas sa atin, sarili. Ang isipin natin na ang tao ay ang tanyag, ang tao ang mataas. Ha? Ina-idol kita sa buhay ko, sabi ng iba. Rabbi, ikaw ang idol ko, sabi ng iba. Ina, alam niyo, likas sa tao ang maghanap ng tao na titingalaan. Tama ba 'yon? O titingalain? Ano 'yon? An o in, kayong bahala diyan. Titingalain. Ayun. Hinahanap ng tao ang isang tao para titingalain siya. Pero alam mo kung ikaw ay Kristiyano, alam mo lahat ng tao ay makasalanan. Ang problema mo lang, hindi mo kasi kilala yung tao na yan. Tapos titingnan mo siya para siyang idol sa buhay mo. Eh, no way. Kung alam mo ang Bible, alam mo lahat ng tao ay likas na makasalanang tao. Huwag kang tumingin sa tao. Kanino tayo titingin? Ha? Kay Jesus Christ, sa Diyos tayo tumingin. Kaya yung mga ano, mga kabataan, alisin na ninyo sa buhay ninyo yung wow, tingnan mo siya. Ang galing niya, ang dalubhasa siya. No way. Hindi mo lang siya kilala. Pag hindi yan nagsipilyo, bad breath pa rin 'yan. Pag nagsuot yan ng damit, parehas din yung pagsuot mo ng damit. Hello. Wala siyang pakpak. Hindi siya lumulutang sa lupang ito. Walang tao. Eh, Brother Bill, ikaw, pastor ka. Pwede ka bang tingalain? Hindi. Never. By the way, hindi naman ako pastor. I'm a missionary. Ginagampanan ko lang yung role ng pastor habang nandito pa tayo sa mission. Pero balang araw, meron tayong ilalagay na pastor dito. Eh, pag naglagay na tayo ng pastor, titingalain natin ba siya? Never. Dahil siya rin ay makasalanang tao. Eh, paano naman yung Santo Papa? O paano naman yung mga matataas na opisyales? Ha? Dapat igalang, irespeto. Pero wag natin gawing Diyos sa buhay natin. Lalo na wag kalimutan, sila rin ay makasalanang tao. Pwedeng hangain, pero wag sambahan. Do you see? There is only one God na dapat natin tingnan at umasa tayo sa Kanya, wag sa tao. So may bundok ng mabubuting gawa at pagtiwala sa sarili. Nasa ating sarili ang kaligtasan natin. Hindi ho. Wala sa atin ang kaligtasan na kay Kristo lamang ito. Pero pag tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay at nasa sa iyo si Jesus Christ sa iyong puso, iyan ang kaligtasan. Malinaw ba yon? Okay. Ang bundok, may bundok ng mga maling turo. Likas sa tao ang sumampalataya sa mali. Kaya dapat alam mo yung Bible. Kasi pag alam mo yung Bible, hindi ka maluloko. Yung mga nagtuturo ng kung ano-anong tinuturo nila. So, dapat alam mo yung doctrines ng Bible. Yung mga turo ng Bible. Si Jesus Christ, siya ba ay Diyos na nagkatawang tao?
O siya ba ay maliit na Diyos na nilikha ng Ama muna bago niya nilikha ang lahat? Katulad ng tinuturo ng mga saksi ni Hoba. Maliit na Diyos ba si Jesus? Hindi. Santissima Trinidad sila. May Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Tinuturo yan ng Bible. 1 John chapter 5, verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one, sabi ng Bible. O, kasi kung hindi mo alam yung Bible, nasa bundok ka ng maling turo. Umaasa ka doon. By the way, lahat ng mga nakikita mo na relihiyoso na naglilingkod, naglilingkod yan kasi nakabatay ang kanilang kaligtasan sa kanilang paglilingkod. Kasi pag hindi sila kumayod, baka hindi sila tanggapin ng Diyos at mabagsak sila sa impyerno. Kaya sila kumakayod ng kumakayod. Hindi ho yan Bible. Ang Bible, hindi ikaw ang kumayod. Hindi ikaw ang gumawa ng kaligtasan, si Jesus Christ. Tayo lang ay tagapagtanggap ng finish na gawa ng Panginoong Hesukristo. And that is salvation by grace through faith. Repenting of your sin and believing in Jesus Christ alone. You are saved. Na ngayon naligtas ka, maglingkod ka. Hindi para maligtas ka, kung hindi dahil ligtas ka na. Is that clear? You see that in the scriptures. Pero yung mga iba, nasa bundok ng maling turo. Sabi nila, kailangan, yung iba, nagtuturo, kailangan, magtiis hanggang sa wakas para maligtas. Magtitiis ako hanggang wakas, baka tanggapin ako ng Diyos. Hindi ho yan kaligtasan, bundok yan ng maling paniniwala, maling turo. Paano ka magtitiis hanggang sa wakas, baka tanggapin ka ng Diyos? Sasabihin ko sa iyo, kahit nabugbugin mo pa yung sarili mo, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Eh, yung mga nagpapako ng sarili nila, yung mga hinahampas nila yung likod nila, ganyan. Tingnan mo ko, ang sakit nito, abdi aray ko. Okay, tapos mamayang gabi, inuman tayo ha, magkita tayo dun sa dulo. Sige, sa anong pulutan natin, kunin mo yung aso na yan. Mahampasin ko yung mamaya. Ano yon? Bundok ng maling turo. Hindi tayo tatanggapin ng Diyos kahit nabugbugin mo yung sarili mo, dikdik mo yung ulo mo sa krus. Hindi ka tatanggapin ng Diyos. Isa lang ang tinatanggap ng Diyos. Yan yung gawa ng Panginoong Hesukristo. Natandaan niyo ito. Siya ang nabugbog, siya ang pinako, siya ang namatay para sa atin. Kaya niya ginawa yon para hindi natin gawin yon. Ang sa atin ay umasa sa Kanya, magtiwala sa Kanya. E kung binayaran na niya yon, bayad na ba o hindi? Bayad na pala ang kaligtasan. Eh, di Brad, di hindi na tayo magsumikap na gumawa ng tama. Hindi ko sinabi yan. Huwag kang umasa sa mga maling turo at mabubuti mong gawa. Pero pag ikaw ay tumanggap na kay Jesus Christ at talagang nasa sayo na si Kristo, eh di mabuhay ka para sa Kanya. Pagsikapan mo yung gawin mo ang tama at kung ano ang alam mo dapat mong gawin. Manalangin, umasa, dalhin mo sa Kanya lahat ng iyong mga pangangailangan, lumakad sa harapan ng Diyos na matuwid, humingi ng grasya sa Diyos, na bigyan ka ng grasya para mabuhay ka ng matuwid sa mata ng Diyos, bigyan ka ng grasya para tulungan ka ng Diyos. Pero wag mong sabihin, baka tanggapin ako ng Diyos. Now, kung tinanggap mo si Jesus Christ, according to the Bible, tinanggap ka na ng Diyos. Huwag mo lang ipagmalaki yung sarili mo. Ipagmalaki mo si Jesus Christ.
Brother Bill, tatanggapin ba ako ng Diyos? Kung ikaw ay tumanggap kay Jesus, tinanggap ka ng Diyos. Kung ayaw mong tanggapin si Jesus Christ, wala akong magagawa. Walang makakatulong sa iyo. Kahit yung sarili mo, hindi mo kayang bayaran ang halaga ng kaligtasan. Yan ay ginawa ng Panginoong Jesucristo at kumpleto na ho sa Kanya yon. Basta ikaw ay umasa, manalig kay Jesus Christ. Okay? Di malinaw ba yon? Is that clear? Okay. Yun yung alam, na alam ko yung ano ha, tradisyon na ganyan. Lumaki ako sa Angeles, doon yung tradisyon yan. Anyway, may bundok ng pagdududa. Alam mo, sa maraming tao, itong bundok ng pagdududa ay likas talaga sa tao. Ligtas ba ako o hindi? Tinanggap ko na ba si Kristo o hindi? Hindi ako sigurado. May pagdududa ako. Ay malaking bundok ho yan ng pagdududa. Pinagdududahan ang salita ng Diyos. The mountain of doubt. The mountain of doubt. Maybe I'm saved. Maybe I'm not saved. Maybe I received the Lord. Maybe I have not received the Lord. I don't know. Hindi ako sure. Ano? Nakakapagbigay ng kaluwalhatian ba sa Diyos yung pagdududa? Hindi ho nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos yung pagdududa. Halimbawa, sinabi ng Diyos, lumakad ka ng diretso sa harapan ko. Tapos magdududa ka. Gagawin ko ba ito o hindi? Yan. Makikita natin sa kasaysayan ng Bible ang mga bundok ng pagdududa sa lahat ng mababasa mo. Lahat. Makikita mo ang bundok ng pagdududa sa buhay nila. Meron lang mga ilan na mga character sa Bible na hindi pinakita ng Diyos sa atin yung kanilang pagdududa. Pero dahil sila ay tao, garantisado, likas sa kanilang puso yung bundok ng pagdududa. At kaibigan, alisin mo na yan. Hindi ka aasenso sa buhay Kristiyano kung dinududa mo ang salita ng Diyos o may pagdududa ka sa Diyos. Hindi ka lalago sa pananampalataya habang may pagdududa ka. Halimbawa, sabi nitong Bible na ito, pag nag-asawa ako, dapat mag-asawa ako ng kapwa Kristiyano. Tingnan mo naman yung gusto kong pakasalan, hindi naman siya Kristiyano. Ano kaya ang gagawin ko? Tama ba yung sinabi ng Diyos? Sigurado ba ito? Baka hindi naman. May pagdududa ka. Kaya pag pinasakal ka sa isang hindi ligtas, huwag ka magtaka kung bakit pinakasalan mo yung kapatid ni Judas. Ano ba yan? I'm just saying, lahat ng mga nagdududa sa salita ng Diyos, hindi sila umaasenso sa buhay Kristiyano. Malaking hadlang sa buhay Kristiyano ang pagdududa sa salita ng Diyos. Lalo na yung mga hindi paligtas. Naku, sabi nila yung Bible, gawa-gawa lang yan ng tao. Inimbento lang ito ng tao. Wala silang kasiguraduhan. Hindi nila alam. Hindi nila binasa ang Bible. Hindi nila sinuri kung sino nagsulat nito, kailan sinulat ito, at ano ang laman ng Bible. Walang alam. Tapos dududahan mo pa, hindi mo naman binasa. Meron ba tayong Diyos? Meron o wala? Sigurado ka? Baka may bundok ka ng pagdududa dyan. Tayo ba ay nilikha ng Diyos o baka nag-evolve tayo? Ano? Anong gusto ninyo? What do you think? Nilikha ba tayo ng Diyos o nag-evolve tayo sa hayop? Okay, baka yung iba nag-evolve sa hayop. Kaya yung ugali, ganun. Just joking, no? Yung iba may pagdududa. Sabi ng Genesis, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung iba, nako, sigurado ba yan? Baka ginamit ng Diyos ang evolution. Nung nilikha ng Diyos si Adan, kompleto na ba siyang lalaki? O baka may buntot pa siya.
na kinakailangan makalas, makalipas ng ilang bilyong taon bago siya nakatayo ng maayos galing sa ano yung swamp? Ano yung swamp sa Tagalog? May swamp? Yung sapa? Ano yung sapa? Ano yung swamp sa Tagalog? What is swamp? Hindi nyo alam yung swamp, no? Ano ba yung swamp? Parang galing sa sapa. Sapa ba yan? Tingnan na lang natin mamaya yung swamp. Yan ang assignment ninyo. Hanapin nyo yung Tagalog ng swamp. So, nanggaling ba si Adan sa swamp o nanggaling siya sa kamay ng Diyos nung iniukit siya sa wangis ng Diyos? Oh, may pagdududa yung marami dyan. Si Jesus Christ ba ay namatay, nilibing at muling nabuhay? Ayon sa banal na kasulatan? Ah, maraming nagdududa dyan. Nako, hindi ko alam kung totoo yan. Oh. Bumisita ka sa Jerusalem kung makakuha ka ng eroplano. Puntaan mo ang nicho ng Panginoon. Hanapin mo yung katawan niya doon kung makita mo. Garantisado, kahit na isang DNA, wala. Bakit? Kasi siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan. O, sino yung nagdududa? Yung hindi ligtas. Malaking bundok sa buhay ang pagdududa sa salita ng Diyos. Kaya pag umaasa ka sa bundok na yan, yan verse 23, truly in vain, walang halaga ang pagtiwala sa ganyang klaseng burol at mga kabundukan. Now, sabi ng Bible, truly, katotohanan, in the Lord God is the salvation of Israel. Tunay na pagtiwala sa Panginoong Diyos, yan ang kaligtasan. So huwag tayong umasa sa mga bundok na yan. Umasa tayo sa Diyos, sa Panginoong Diyos. And yung pangalan niya, Jehovah. Kaya nakikita mo sa verse 23, yung Lord, naka-capital L, naka-capital O, naka-capital R, at saka capital D. Ibig sabihin yan, Jehovah. Ang pangalang Jehovah, ang ibig sabihin nun, the Lord Savior. The Lord Savior. Jehovah. God saves. Yan ang pangalan ng Diyos. Yan ang pinakapangalan niya. Now, ang Diyos, marami siyang pangalan sa Bible. Pwede natin tawaging Lord. Pwedeng God. Pwedeng God of Israel. Pwedeng Elohim. Pwedeng Eloah. Ang dami niyang pangalan. Pero ang pinaka-personal niyang pangalan ay Jehovah. Ibig sabihin ng Jehovah, God saves. God saves. Ngayon, si Jesus Christ, alam niyo bang ibig sabihin ng pangalan ni Jesus Christ? Okay? Okay. Yung pangalang Jesus, yan yung name niya. Galing yan sa Jehovah Savior. Jesus. Jehovah Savior. Yung Christ, hindi yan apelido niya. Baka sabihin niyo, apelido yon. Hindi apelido ni Kristo ang Kristo. Sa ang pangalang Kristo? Ang pangalang Kristo ay titulo ng kanyang opisina. Si Jesus ay ang Kristo ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Siya ang Kristo. Anong ibig sabihin ng Kristo? What does Christ mean? Oh, ang ibig sabihin ng Kristo, hinirang o pinili ng Diyos, anointed, or Messiah. Sa Hebrew, na pinanggalingan ng lumang tipan, Messiah. Sa Greek, na pinanggalingan ng bagong tipan, Kristo. Pero parehas yan, Messiah, Kristo, pinili, hinirang, hari. Pwede rin yon. So pag sinabing Jesus, Christ, yung Christ ay titulo, hindi apelido. So Jesus the Christ, si Kristo na hinirang ng Diyos. Hinirang para saan? Para maging ating tagapagligtas.
And so, alam nyo na ang pangalan ni Jesus Christ. Sinugo siya ng Diyos Ama. Siya ang Diyos Anak na nagkatawang tao, namatay, nilibing at muling nabuhay para sa sumasampalataya sa Kanya. At lahat ng sumasampalataya sa Kanya, ang Diyos Espiritu Santo ay ang bumababa at nananahan sa puso ng tao at inilalagay sa kaluluwa ng tao ang dugo ng Panginoong Jesucristo. And so that is salvation. Kilalanin natin ang Diyos. Now, ang taong hindi paligtas, natural at likas na sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan at mga idols at mga tradisyon at ritual. Likas po yun. Sumasamba sa sarili o sa mabubuting gawa. Likas sa hindi ligtas ang pinagmamalaki ang kanyang mabubuting gawa para sa kaligtasan. Now, pero para sa mga ligtas, hindi ho natin pinagmamalaki ang tao. Sa atin na ligtas, isa lang ang inaasahan natin at pinagkakatiwalaan natin. Yan ay si Jesus Christ. Likas sa pag-iisip ng tao na siya ang Diyos. Ang taong hindi ligtas, sa isip niya, siya ang Diyos. Masusunod yung kanyang sarili, yung kanyang kagustuhan. No, tayo na ligtas, hindi tayo sumusunod sa sarili natin. Sumusunod tayo kay Jesus Christ. Ang taong nagsisisi sa kasalanan, nagsisisi rin siya sa mga maling turo, nagsisisi siya sa kanyang pagdududa, nagsisisi siya sa kanyang mga ritual at relihiyon, at tanging umaasa kay Jesus Christ, yon ang tunay na ligtas. Truly in the Lord God of Israel, Lord our God is the salvation of Israel. Si Jesus lang ang dakilang kaginhawaan o kaluwagan ng kaluluwa. Hindi ho yung relihiyon, hindi yung mabubuting gawa, hindi yung maling turo, hindi yung pagdududa, hindi yung ating sarili. Ang kaluwagan ng kaluluwa natin, ang aliw ng kaluluwa natin, I see Jesus Christ lang. Would you bow your heads and close your eyes? Ano kaya ang likas na bundok na dapat mong lampasan upang ikaw ay tunay na tumanggap kay Jesus Christ bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas? Habang buhay, may pag-asa. Pero hindi, huwag kang mag-atubili kasi hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. At haharap tayo sa Kanya, anong sasabihin natin? Ipagmamalaki natin yung sarili natin? No. Apelido natin? No. Mga nagawa natin sa buhay, kahit na maganda pa? No. Isa lang ang pangalan na tinatanggap ng langit, yan ay si Jesus Christ. Brother Bill, hindi pa ako tumanggap kay Jesus Christ. Kailangan ko magsisi at tanggapin siya. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ sa buhay ko. Kung iyan ang iyong pananalangin at hindi ka pa tumawag sa Kanya, hindi ka pa umasa sa Kanya, gawin mo na ito ngayon. Pray and receive Jesus as your Lord and Savior. Magsisi at tanggapin siya. At pag tinanggap mo siya, hindi kanya itatakwil. Brother Bill, napakasama, napakarami kong ginawang kasamaan. Lahat ng ating kasalanan ay pinatong ng Diyos Ama sa kanyang anak nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Nung siya ay pinako sa krus, pinako sa kanya ang ating mga kasalanan. At lahat ng umaasa sa kanya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kanino ka umaasa? Sa sarili o sa tradisyon? Iwanan mo na yung bundok na yan at tanggapin si Jesus Christ. Pray for me, Pastor. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Let me see your hand. Pagtaas ng kamay. Hindi ko kayo papahiya. Hindi ko kayo tatawagin. I just want to pray for you. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Alright? Sino magsasabi? Brother Bill, I know Jesus as my Lord and Savior. Wala akong pagdududa. Alam ko na siya ang aking Savior. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. God bless you. Amen. That's good. Hindi lahat nakapagtaas ng kamay.
One more time, Pastor Bill, Brother Bill, pray for me. Gusto kong i-receive si Jesus Christ sa aking buhay. Let me see your hand. Oh, very good. Amen. Let's pray. God bless you. Father, we thank you, Lord, for those that are willing to pray and receive Jesus as Lord and Savior. I pray, Lord, that they would have true faith in Him and come to a saving knowledge, Lord, of Jesus Christ. Nawa, Panginoon, tanggalin nila ang bundok ng pagdududa at yung mga iba't iba pang mga maling turo, mga tradisyon, Lord, at sila ay tunay na magtiwala sa inyo, Lord. Tumawag sa iyong pangalan. At makamtan nila ang buhay na walang hanggan dahil kay Jesucristo, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Lord, i-bless niyo po ang aming araw na ito, Lord. At ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.